kasaysayan, kasaysayan. February 8, ang araw na ito, taong 2011. Ang dating general ng Pilipinas na si Angelo Reyes ang nagpakamatay. Hindi mo makakalain na may mangyayaring ganun. Bakit? Eh, tahimik lang sila eh. Wala, parang ordinaryong dalaw lang ginawa nila eh. Si Angelo Tomas Reyes ay higit na kilala bilang General Reyes ay dating general at politiko na nagsilbi sa Armed Forces of the Philippines bilang Chief of Staff mula 2000 hanggang 2001 sa ilalim ni Pangulong Joseph Estrada. Sa kasagsagan ng 2001 EDSA Revolution, binawi niya ang kanyang suporta sa kay Estrada na nagbigay daan sa paglalagay sa kay Vice President Gloria Macapagal Arroyo sa pagkapresidente ng Pilipinas. Dito siya ay naging cabinet secretary hanggang 2010. Siya ay nagsilbi sa ilalim ng Arroyo administration bilang secretary ng Department of Interior and Local Government o DILG, Environment and Natural Resources o DENR, at National Defense. Today I wish to announce that notwithstanding the baselessness of the charges hurled against me, I have decided to resign my position as Secretary of National Defense. One reason why I'm doing this is to give President Arroyo a free hand in dealing with the present situation. Noong January 27, taong 2011, si dating Lieutenant Colonel George Rabusa na dating budget officer sa panahon na si Reyes ay hepe ng Armed Forces ang tumistigo sa Senate panel at inakusahan si Reyes na tumanggap ng 50 million pesos bilang send-off na pera sa kanyang pagretiro sa Armed Forces. Ito ay bilang parte ng dekadang tradisyon ng militar pero ito ay itinanggi ni Reyes. Hindi rin siya dumalo sa pagdinig sa Senado at Kongreso. Noong February 8, taong 2011, isang buwan bago ang kanyang ika-66 na kaarawan, si Reyes kasama ang kanyang dalawang anak na lalaki at dalawang bodyguard ay tumungo sa libingan ng kanyang ina sa Loyola Memorial Park sa Marikina. Kinausap niya ang kanyang mga anak at bodyguard na mauna at hintayin na lamang siya sa kanyang sasakyan. Ilang minuto ang makalipas, may nakakita sa kanya na bigla siyang natumba at maraming dugo ang lumabas sa kaniyang katawan. Binaril ni Angelo Reyes ang kanyang dibdib malapit sa kanyang puso. Parang palakad-lakad lang siya, may kausap sa cellphone. Parang nagja-jogging, parang balisa. Tawag sa atin, balisa. Balisa na. Pero may kausap. Nung narinig ko na sinabihan yung anak niya na antayin na lang sa kotse, saka yung bodyguard niya medyo pinalayo ng konti. Nakita ko lang may baril sa kamay niya, sa kaliwa, dyan dito. Nakaganon lang oh. Nakaganon may pipsya, ganyan. Nakaganon lang. Hindi mo alam na may baril ng hawak sa kamay. Tapos yung mamaya-maya konti, ayun na. Tinano na. Tinutok na sa kanya. Isang putok lang. Tapos na dun sa, gumano na yung dugo dun sa... Pagkabaril daw sa sarili, bumagsak si Reyes sa mismong puntod ng ina. Kaya ang puntod, halos matakpan ng dugo ni Reyes. Siya ay kaagad na dinala sa Quirino Memorial Medical Center sa lungsod ng Quezon. Pero siya ay diniklarang dead on arrival. Tinangkapang i-revive ang kanyang buhay pero ito ay hindi naging matagumpay. Ayon sa mga saksi, ang kanyang huling salita, sorry. Ang araw na ito, February 8, taong 2011, ang dating general ng Pilipinas na si Angelo Reyes ang nagpakamatay. Ang kasaysayan, kasaysayan. Ang kasaysayan ay handog sa inyo ng 91.9 Love Radio. Walang hate, love lang. Te, gusto mo pa?